So the angel lifted his sickle over the earth and gathered the grapes of the earth. He threw them into the huge winepress of God's wrath. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord comes to judge the earth. The Lord comes to judge the earth. Say among the nations, the Lord is king. He has made the world firm, not to be moved. He governs the peoples with equity. The Lord comes to judge the earth. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Let the sea and what fills it resound. Let the plains be joyful and all that is in them. Then shall all the trees of the forest exult. The Lord comes to judge the earth. Before the Lord, for he comes to rule the earth. He shall rule the world with justice and the peoples with his constancy. The Lord comes to judge the earth. Please all stand. Alleluia, alleluia, alleluia. Be watchful, pray constantly, that you may be worthy to stand before the Son of Man. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. People were speaking of how the temple was adorned with precious stones and votive offerings. Jesus said, these things you are contemplating, the day will come where not one stone will be left on another, but it will all be turned down. They asked him, when will this occur, Peter? And what will be the sign? It is going to happen. He said, take care not to be misled. Many will come in my name saying, I am he. And the time is at hand. Do not follow them. Neither must you be perturbed when you hear of war and insurrections. These things are about to happen first, but the end does not follow immediately. He said to them, Father, nation will rise against nations and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, plagues, and famines in various places and in the sky. Fearful omens and great signs. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Inais ko na makapagdiwang ng misa ng araw na ito, pagkaman kararating lang namin. Sabi ko naman ay kung wala traffic ay kaya pagdiriwo ng misa bilang pagkapasalamat sa biyaya ng Panginoon na pinagadya tayo sa anumang masamang pangyayari kahit na sa gitna. Utusin po ay 5 hours from Jordan, Amman, Jordan to Dubai, and then 6 hours na paghihintay, and then 8 oras na biyahe mula Dubai to Manila. So medyo matagal, pero sabi nga natin ay isang pagkapahayag ng pagkapasalamat
sa biyaya ng Diyos na ako ngayon ay narito at nakapagdiwang ng misa. At tulad mo na ipinahaya ko kasama ko sa aking paglalakbay ang iyong mga panalangin. At isa po sa ipinahayag ngayon sa mga ngayon ito ay yung sinabi ni Jesus. Kung tutusin po yung sinabi ni Jesus yung mga panalitang ito ay malayo pagamat ako ng tanaw. Nakalimutan ko po yung hindi po ko nagkamali ay yun din yung place ngayon ng Dormition. Yung chapel of Dormition. Yung pagkataon na kung saan ay kung tawagin ngayon sa Jerusalem na sinabi ni Jesus na walang bato na matitira sa kapwa bato. At nung una ko, sinasabi ko, may nagtataka pa, ano yung wailing wall of Jerusalem? Yun daw palang wailing wall of Jerusalem. Yung natitirang wall na yun, ay hindi na raw po yun yung templo ng Jerusalem. No? Ngunit yun yung outer wall, pader na mismo. Hindi na mismo yung wall of Jerusalem. Tama yung sinabi ni Jesus. Walang bato na matitira sa kapwa bato. Nawasak ang templo ng Jerusalem noong 70 AD. Simulang nawasak ang templo ng Jerusalem mula pa noong 70 AD. At ngayon, yung present din na nakalagay doon. Alam niyo kung ano nakalagay ngayon doon? Yung sa mga nakapunta siguro sa Israel, no? O kaya kahit na makakita kayo ng picture ng Jerusalem, nakikita niyo, bakit may dome na kulay gold? Hindi naman yung templo ng Jerusalem. Ano yun? Mosque. Mosque na mga Muslim. Hindi na nakatayo doon. Mosque ng mga Muslim. Pero sinabi ni Jesus na walang bato na matitira sa kapwa bato. Talaga yung templo ng Jerusalem wasak. Yung wailing wall ay hindi na pala yung templo ng Jerusalem. Eh, siguro magtatanong tayo, bakit nandoon na pupunta ang mga Hudyo? Nagtatawalan na namin ng Father PJ kung kami nagbalak sa amin. Kasi yung mga Hudyo kapag darasal, makikita nyo kahit sa TV, ganun. Doon sa wall, sa kanila ay nagtawagan nila yung open synagogue. Kasi yung wall na yun, magamang marami yung wall na makikita ninyo, that is the nearest wall doon sa original ng templo ng Jerusalem. Kaya doon yung sila nagtarasan. Magamang may ilang wall pa ako. No? So makikita po natin siguro kasi yung tinatawag natin yung old Jerusalem 2,000 years ago ay parang katulad ng ating Intramuros na papalikuhan ng wall. Papalimutan ng wall. So, ganun po yung Jerusalem. Ganun din po noon 2,000 years ago. Bagaman po yung ating Intramuros is only 5,000 years ago or less. Ganun pa rin po yung kanilang pataunawa. Pero ano yung mensahe na nais po natin bigyan ng pansin? Siguro po along the way, marami po akong maikikwento na bahagi po naman. Kaya po isa na magandang pagkataon itong aming retreat at pilgrimage ay lalo nating maintindihan yung banal na kasulatan at maging bahagi rin po ng pagkaunawa. Ay ito rin po yung ibibigay ko sa inyo na kung ako'y nagpunta at hindi naman lahat tayo ay maaaring makapunta roon sa maraming kadahilanan. Maaaring iba sa amin ay walang sapat na pinansyal. Maaaring iba naman ay gawa na ng katandaan. Wala na kami ginawa kundi maglakad ng maglakad. Kaya kalimitan nung ay 10,000 o 12,000 steps ang aming lakad every day. Sumasakayo kami sa bus.
Pero pagpunta kayo sa temple ng Jerusalem, may 10 or 12,000 steps. So kung medyo kayo pa yun, ay kung kayo makapupunta ng Holy Land, ay pumunta na kayo habang kaya pa ninyo. Pero ano ang bahagi yun na kung saan ay may pamamanig sa atin tulad na yung pinahayag mo sa atin sa ating pong ipanghilo ngayon sa araw ito na darating ang wakas. Kaya nga natin ipinagdiwang yung Kristong Hari na nakaraang Linggo dahil ang liturgical year. Talagang darating ang wakas. Lahat ay may wakas. May lahat ng bagay sa daigdig na ito ay may wakas. At huwag po natin kalimutan kasi baka akala nila kung minsan ay sa daigdig na ito baka akala ng iba ay wala ng wakas. Baka akala nila walang wakas na yung kanilang kapangyarihan. Baka akala nila ay sila'y mamumuhay sa daigdig na ito ng forever. Anything, everything is passing through. Lahat tayo ay may katapusan. Pero kawa po, lahat po naman tayo ay magtapos. Magtapos-tapos. Kaya sabi naman po natin, no, ay itong pagpapasalamat din po na ipinahayag natin ngayong araw na ito bilang pagkatapos ng aming retreat. Bahagi din po na malulating pagdating ng isang pagkapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong ikapala. Dahil sa dahil sa kasiguraduhan na mayroong katapusan, at nawa ay ang pagkatapos na ito ay walang iba kundi nais natin na magtapos sa Diyos. Wala tayong dapat nakakatakutan. Wala tayong dapat nakatakutan. Sa pagtahanan sa daigdig na ito, bagkus ay ang walang hanggang pagpapasalamat sa patuloy na ibinibigay ng biyaya ng buong ikapan na patuloy nating pinapakinabangan sa daigdig na ito. Maaaring siguro sa makita natin sa mga bagay na ito, palit na pero huwag natin kalimutan na magpasalamat tayo. Nagpasalamat kami sa maliit ng pagkakataon na ipinagkakaloob sa amin ang buong ikapan. Paaring sa tingin natin ay simple, simple lamang sa pagkakataon nito, pero ay kinakailangan natin ng walang hanggang pagkapasalamat. At sana po, kapag nasanay tayo, pagsanay tayo magpasalamat, bagamat simple lamang, ay makikita natin yung nakilang kaligayahan na ipinagkakaloob ng buong ikapan. Kasi ayaw na Yesus, no? Kaya niya iniyakan yung templo ng Jerusalem ay dahil lumaki yung ulo ng mga Israelita. Kami ay mga pinagpalang lahi ng Diyos. But they forget yung bagay na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kung saan ang galing yun. Nakalimutan nila na yung bagay na nasa kanila. Katulad ng templo ng Jerusalem ay galing sa Diyos. Kaya hindi nila akalain yung sinabi ni Jesus at iniyakan ni Jesus yung templo ng Jerusalem. Sabagat sabi nga natin yun ang pinakapit ng kanilang pagtinus. Pagkaunawan niya, no one can destroy this temple.
No one can destroy this temple. Hindi, nagkamali sila. Kaya, bahagi yun. Sabagat maaaring sa maliliit na bagay na nakikita natin sa daigdig na ito, no? Ay maaaring binabaliwala lang natin, pero huwag natin kalimutan na patuloy na magpasalamat. Isa pa limbawa, no? Tubig. Tubig. Sa atin dito ay tayo ay sagana sa tubig. Doon po ay sa Jordan. Hindi ka pwedeng uminom ng tubig na galing sa tripo. Magkakasakit ka. Sila na mismo ang nagsasabi. So, bagaman po halos pareho. Halos pareho lang din yung presyo ng tubig nila, ng tubig natin dito. Kailan po minsan sa akin kasi hindi natin binibigyan masyado siguro ng pagkapahalaga. Minsan nagtataka rin na ako doon walang, doon sa kanila ay $1. Meron kasi doon sa kanila ang pinakamura ng tubig. Sa hotel, mas mahal. $1 for 2 bottles. Sa tinatari ko, 20 pesos ko lang. 25. Sa SM. Ha? 20 ba? 25. Parang nagtaas ang tari ko sa SM. Huh? So, halos pareho lang din naman. Huh? 20 pesos o 25 pesos yung maliit na bote na tubig. Pero doon, tiron din. $1, 2 bottles sa maliit. So may konti mong difference. Pero doon talagang walang tubig. Walang poso ron eh. Sa Jordan ha. Sa Jordan. Pero sa atin dito, marami tayong tubig. Pero hindi natin pinahalagahan. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Tubig lang yun. Kaya siguro lang po ay bahagi rin po ng pagkiro sa komisan. Kaya, huwag natin kalimutan na yung bagay na nasa iyo, kaya nasa iyo. Pagpasalamatan mo. Kahit na siguro maliit lang. Maliit lang. Na maaaring sa tingin ninyo, hindi kasi laki nyo sa kapitbahay ninyo. Pero magpasalamat kayo kasi pinagkaloob ng Diyos. Kasi yun yung bahagi na kuminsan ay sa ibang lugar ay maaaring wala naman. Pero sana po, mahigit natin mapahalagahan at mapasalamat. Huwag tayong tumigil sa patuloy na pagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Sabagat yun kasi na bahagi yun, yung templo ng Jerusalem ay wala na sa ngayon. Meron natin yung templo ng Jerusalem will always be ever present doon sa mga puso ng mga tao marunong palaging magpasalamat sa Diyos.
Pray, brethren, our sacrifice shall be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. May the offerings we bring in celebration of Blessed Cecilia win your gracious acceptance, and Lord, we pray, just as the struggle of our suffering and passion was pleasing to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is to the right and just our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. Pour the blood of your blessed martyr, Saint Cecilia, pour the heart of thy Christ. To glorify your name, so forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and all the people bestow strength to hear you witness, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is only right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. We call it therefore, this gift we pray by sending down your Spirit upon the American newborn, so that he may become for us the body and blood of our Lord. For the blood of your holy blessed my poor out like Christ, to glorify your name. So for the marvelous work by which in our weakness you perfect your power, and the feeble bestow strength to bear your witness, through Christ our Lord. Amen. And so with the promise of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim you. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the Father of all holiness. May God in our fortress gives you praise. May sending down your Spirit upon the land that you fortunately become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and intervened into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be
is shed for you and for all men, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks unto him, render us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity together with Francis and Ventura and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all the way of God in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, you may merit the glories of the life, we may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honor is yours, forever and ever. Amen. That we may always remain thankful. Thank you.
Prayer to Saint Martin, patron of the sea. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it to great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages now to usher intercession. We ask you must humbly befriend us and assist us for your peace in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and bear the divine physician to give health of soul and body. Amen. O God, who bestowed on blessed Cecilia a crown among the saints, for her twofold triumph of virginity and martyrdom, grant, we pray, to the power of His sacraments that, bravely overcoming every evil, we may attain the glory of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga go in the love and mercy of our God. Thanks be to God.